Ang Pilipinas, isang kapuluan, iba't ibang bayan. Sa mga siglong nagdaan, may bakas na mga dayuhan. Ang sining at ang kultura ay siya ring panganganinag ng ating wika. Anong kasulatan ang naiwan ng mga ninunong nakalimutan, na ngayon ay dapat nating maaalala? Ang baybayin ay isang sistemang panunulat ng abugida na ginagamit bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito rin ang ginagamit ng mga dating Pilipino sa kanilang araw-araw na pamumuhay. At ito ay laganap. Ngunit hanggang kasaysayan na lang ba tatatak ang baybayin? Emmanuel Castro at ako ang executive director ng Sanghabi. Pagdating sa baybayin kasi, ang naalala ko, napag-aralan namin to nung high school sa history, sa kasaysayan. Pero hindi talaga namin inaral na kung paano gamitin. Basta binanggit lang na may sulat. So, mahabang panahon na nabinbin mula nung high school. At nung ako'y napasok sa cultural work, doon ko uli nakita ang baybayin. At unti-unti kasi, sa pagsasaliksik tungkol sa baybayin, pagbabasa tungkol sa baybayin, at pag-aaral ng wika, ayun, napalalim at nakilala ko ng mas lubusan yung kultura natin sa pag-aaral ng baybayin. Siyempre, baybayin naman, sulat, sagisag yan ng wika. Yun naman ang mahalaga dyan eh. Ang ugnayan, baybayin, ang sulat. At syempre, ano ba yung sinusulat mo? Yung wika. Kaya ang sa amin, ang pag-aaral ng baybayin ay hindi lang pag-aaral ng paano siya gamitin, kundi ang wika na kanyang paggagamitan. Mahalaga itong malaman kasi akala ng mga karamihan ang bitbit ng mananako edukasyon na sila ang nagturo sa atin magbasa at magsulat. Kaso bago sila dumating marunong na tayo magbasa at magsulat mali ang akala. At mali din minsan ang tinuturo kasi parang yun ang sinasabi mga Kastila sila ang bitbit daw ng mga Kastila nung sila dumating dito ay ang syempre ang Kristyanismo at edukasyon. Pero kung tutuusin, kung ang batayan ng edukasyon ay pagbabasa at pagsusulat, ay marunong tayong magbasa at magsulat na nung panahon na yun. Aral tayo, edukado tayo bilang isang lipi. Kaya dun ko inuumpisahan na pagwawasto tungkol sa kasaysayan na bago dumating ang mga mananako, ay marunong magbasa at magsulat mga tao nun. At laganap pa. Hindi yung iilan. At may mga dahilan yan kung bakit siya, sa tingin ko, bakit siya laganap. Hindi lang lalaki, kundi pati mga babae marunong magbasa at magsulat. At malaki ang ibig sabihin nun sa kasaysayan natin. Ako bilang isang mananaliksik sa wika, kultura, mahalaga na alamin natin kung paano at saan ginagamit ito.
mahalaga siyang representasyon ng paniniwala, mahalaga siyang representasyon ng panitikan, mahalaga siyang representasyon ng kultura. Kasi lahat doon nakaangkla. Sa mga tala ng mga historiador, kagaya halimbawa ng mga fraile na sa kanilang mga natuklasan noong unang panahon, marami tayong mga nasulat sa literatura, halimbawa sa mga awit. Binanggit ni Navarro sa kanyang librong Musika sa Kasaysayan ng Pilipinas na ang mga sinaunang awit ng mga Filipino ay nakasulat yan sa baybayin. Kaya lang, dahil hindi ito naintindihan at nababasa ng mga Espanyol, nagdesisyon silang sirain ito. Subalit ang mga Filipino, dahil sa kanilang angking talino pagdating sa pansulat, nakagawa sila ng paraan upang ito ay panatilihin. Ang wika kasi bilang isang taal na kaalaman ng tao, ito yung ginagamit niya upang ihanay ang kanyang sarili sa kung ano ang nagkakaroon ng evolusyon doon sa lugar o sa pangkat etniko na kanyang kinabibilangan. Ang wika ang tanging sandata niya upang ipaalam niya yung kanyang nasasaloob. Kung mas maraming nakakaunawa sa kanya, mas maintindihan siya, mas lalawak yung kanilang nasasaklawan. Sapagkat tandaan natin, nakakabit ng wika ang kultura. Kung ang ginagamit nating wika sa panulat ay nakabase sa kung ano ang ating pinanggalingan, mas makikita natin ang lalim na pinagmumulan ng kultura na nag-evolve o nabubuhay dun sa isang partikular na rehiyon. Ngayon, nung pumutok ang arts and craft, yung maraming mga artist siguro nag-isip sila, ano pa bang, lalo na sa calligraphy, ano pa ba bukod sa sulat na yung alphabet, tapos Korean, Japanese, eh hindi maatin yun. Eh, yun ang sinasabi ko. Sanang mas madaling i-memorize, yung bang 17 o yung 28? Eh syempre yung alphabet, mula na maliit pa tayo, pinag-aaralan na eh. Kaya, kabisado na natin. Pero ngayon, meron tayong sulat na baybayin na 17 lang yan. At simple lang ang mga rules dyan. Kahit na nga sa spelling rule ng baybayin, eh, di ba sa Filipino, kung anong bigkas yung baybay, ay anong complicated doon sa ganong spelling rule? So, sa akin, bilang isang guro sa Filipino at sa wika, kailangan natin sigurong balikan lang yan bilang bahagi ng kasaysayan, pero hindi na natin siya pwedeng buhayin kagaya ng mga isinusulong na batas ng mga kongresista sa kasalukuyan. No? Naglabas sila ng kautusan bilang batas na ibalik ang pagtuturo ng baybayin. Pero saan kukunin ang pondo? Paano mo ito ipapakilala ng maayos sa mga millennials, sa mga estudyante ngayon na lalo tayo ay mas nakalubog dun sa gamit ng social media at ng teknolohiya? Kung gagawa tayo ng programa sa teknolohiya gamit ang baybayin, nangangailangan ito ng malaking pondo. At paano mo ipatatanggap yon sa tao? Lalo't ang kultura natin ay naghalo-halo na base sa kung ano ang itinuro sa atin ng mga mananakop. Kaya ang kailangan ay maging bukas ang isipan pagdating sa pag-aaral ng baybayin. Huwag pangunahan na, hindi kasi mahirap yan, nakakalito. Eh kung naunahan ka ng ganyan, eh malilito ka nga. Mahirapan ka nga. Kaya kailangan, yun, ang ano eh, parang dapat eh, open-minded ka. Mahalaga din siyang pag-aralan dahil bahagi ito ng kultura natin. Bahagi ito ng kasaysayan natin. Bahagi ito ng maaaral nating ipagmalaki bilang Pilipino. Na meron tayong sariling sulat na angkop sa wika natin. Kaya, ayun, kailangan matutunan natin to para sabihin din naman natin sa mga kapitbahay natin, mga kalapitbahay. Meron din kaming amin. At ito yon. Thank you.
Hanggang kailan tatagal ang sulat na iningatan? Hanggang kailan ito mananatiling pag-alaala sa kasaysayan? Kultura at wika, sining at iba pa, bubuksan mo ba ang iyong puso't isipan para sa marka ng inang bayan? Ngayon alam mo, ngayong alam ko, bibigyan mo ba ito ng pansin? O ito'y tratratuhing parang hangin? Ang oras ay mahalaga, tayo magsamantala, simula nating pagyamanin ang tatak ng baybayin.